feeling ko bes mas okay kung magkaano ka mag ang tawag dyan? Pa mamassage o kaya mapatuloy yung galing yung likod niyo. Your team is banning. Okay. Ito. Masakit likod ko, ilalagay mo ulit sa hita ko. Hindi, ilalagay ko lang dito kasi makikita. Baliw. Isa ka din eh. Herb lang malaka. Shoutout kay Zamira Janel Egualan. XXL lang pala malakas. So, shoutout sa Idol. Parang may nakita ko, Herb lang malakas. Good luck, Idol Chuck. Yung sabi ni Jefferson Perez. Pero ito, yung dalawang teams natin na naglalaro is parehas na maglalaro for the MPL Grand Finals. MPL is banning. Playoffs. Oh, at yan. Ready na ang mga ticket. So, bibili na kayo. Eto si Execution, nasa your upper bracket siya. Pero si Evo's PH, nasa lower bracket siya. And ang first nilang kalaban is the Bren Esports. Kung saan ang coach ni Evo's PH ay ang kanilang dating captain ng Bren Esports. So, mainit na laban agad. And pag may natalo doon sa Evo's PH at Bren, laglag na agad for the MPL. Ano? Kasi nasa lower bracket sila. So, it's either yung team ni Coach Payne ang makapasok para sa day 2 ng MPL. Kasi ano eh. Or ang dating team ni Coach Payne. Kasi isipin mo ah, kung ikaw madalas ka na naglalaro o isa ka sa mga nakasama nila sa paglalaro ng ganun, mahirap nang baguhin yung galaw kasi lahat ng pwedeng rotations, nasubukan nyo na. Mm-mm. So, kung sakali mang mawalan kayo ng isang player na galing doon, mahirap man kayong magbago agad-agad. Tama. So, diba? Ang hirap naman kasi kung diba, paano nila babaguhin yun? Kung ngayon, for so many seasons, yun yung galaw nila. Pero ito, deadly pick actually for the Execution. That is the Harris and the Esmeralda together with the Grok. So, for sure, ang gagamit ng Grok dito ay si Chakno. Which is the anime. And actually, ang game style ni Chakno is literal na tank. Tank siya na hindi taga-set up talaga. Pero tank siya na talagang magiging bait para saluhin lahat ng damages, skill yes, and na fo-force niya. Di ba parang pag may kalaban ka, pag tanker ka, ifo-force mo si Diggy na mag-ulti. Dito for Chaco, ang ginagawa niya, binibait niya yung sarili niya na kunwari, overextended siya para ang gagawin ng kalaban, ibuhos lahat ng skills. Tapos, after nun, tsaka sila susugod. Tsaka susugod yung apat. Which is bait na bait talaga. So, kung sakali man magkakaroon ng clash, at kasi ibibigay lahat ng skill kay Chakno, tapos lalis si Chakno, susugod ngayon yung mga kakampi niya. Kung sakali man magkaklas sila doon, wala na sila maibibidaw. At skill kasi ibibidaw na nila lahat kay parin Chakno. So, maganda yung strategy dito nila Chakno. Pero depende pa rin your yan sa mangyayari. Ayan, shout nga pala kay Red Daku from Kuwait. Shout sa mga OFW natin dyan. Alam nyo, sa sarili nyo na kayo ang tunay na bayani. Dahil tinitiis nyo mga araw, malulungkot na araw, lalabik na gabi na malayo sa inyong mga pamilya. Pero para maging ma-asenso sa buhay at para mas mabigyan ng magandang future ang inyong pamilya, nagtatrabaho kayo dyan. Kaya, shoutout sa inyong lahat at malaking ano namin sa inyo. Saludo kami sa inyong lahat ng mga OFW natin dyan. Hindi biro ang magtrabaho sa ibang bansa. At, akala ko hindi biro magtanim ng palay. magtanim ay di biro! Nako po. Yan. Yes, tama po. Opo, si Anime, si Chat. Pero ito, all heroes locked na for the both teams. So, yan ang makikita nyo. Captain for the Execution ay si Sairi. Sairi. At para naman dito sa Evo's PH ay si Dexter. So, ay, si ano nga pala? Congratulations kay ano? Kay Bonchan. Congratulations nga pala. Newlywed Bonchan para sa Evo's PH. Itong dalawang to, sila din na most probably ang nagbibigay ng gameplay or nagsasabi na magandang gawin for the both teams. Mm-hmm. And na trivia dito for Dexter, siya din ang naging coach for isang season ng Laser Dodges at ng Evo's Lynx. Kaya naman pala maganda. Para naman kay Sire, na captain ng Execution, siya din ang nagda-draft sa Execution nung The Nationals. Tapos, siya din ay dating core hero. Core ang kanyang role dati. So, more on hitter bago siya maging tank support. Oo, tama yan. Actually, magkasama na talaga si Chakno
at si Sire. EOD days pa lang. Oo. Magkasama meto na pala, Bessa. Quick recap. Onto the blue side, yun ang execution. Pakbet na gagamit ng Harith Anime on that Akaime naman para sa Esmeralda Zapdos para sa kanya nga Leo Mortzare sa Grak kasi nga sa top lane. Hold that thought. Matatamaan pa nga dito ng Tore. Boom! Konti na lang. Sino kaya ko naman ibigyan? Inabol dito na Haji Z. Nabigyan pa nga first blood dito para sa side ng Evos. Naku, para naman sa side ng Evos PHP. Kap muna tayo sa mga heroes na gagamitin nila. Haji gagamit ng Kimi Killer para kay Chu. Dexter para kay Estes. Lufen para kay Lunox at Honda para kay Pino. Yun. So, mabilis na bakbakan agad para sa laban na yon. One factor na rin siguro kung bakit na first blood ang isang Leo Mord kasi Kimi naman talaga ang kanyang katapat. Para sa isang Leo Mord, ayaw nyo as much as possible ng inyong mga katapat ang inyong unang i-assassinate is yung continuous damager. Pero huwag na natin ikapakbet ko ng Zama Force kinamaan pa nga feed lang din. All that team confusion kung si Kono Dash nakapatay dito. 1-1 agad ang ating score para sa laban na to. Mabilis na ikot. Actually, para sa side ng execution kung mapansin kaya dubabawiin agad dito. Yung kill na yun binigay agad at actually lamang naman din dito ang isang Harit with that level 4 and level 4 na rin naman si Paring Bay. Kung sakali mang lalaban siya, makakapalag at makakapatay rin naman siya sana kung pumapa siya dun sa bottom lane. Pero eto nga, 2 minutes na. Bukas na ang turtle. So pwedeng kuhain niya nila Pakbin to. Pero Dexter and Lupe pupunta sa middle lane samatalang ngayon. Boom! Siren, mukhang mamamatay na nga ata dito. At yun, namatay na nga. Si Paring Chakno natin ay level 3 pa lang. Tinabog lang nga si Pagbiyan dito ni Paring Zapto. Pero makapalig lang, masakit siya. Makapalig mamulig yan. Masakit siya na idol. Pagka ganyan naman apat na nandito para sa Evos. At nakuha pa nga dito ni Paring SS. Pero Hurricane Dance, binigay na nga. Naku po, ilang nga sinipa pa nga sa loob. Harit, mamamatay ata sa kamay ni Paring. So, sayang doon actually for the execution. Nakita natin may maaga nag-retry eh. Maaga. May maaga nag-retry. Tapos biglang Evos Pitch na nakakuha dito ng Turtle. Pero good thing actually is the blessing from the Moonlight Goddess. Kasi grabe yung sustain kung na binigay niya sa mga teammates niya. And dahil doon lumiit ang kalamangan na execution at mukhang nga top lane pa nga gusto dito ng Evos PH. Pero kita natin apat na rin dyan. Siren napilitan na agad mag-wild charge para makatakas Guardian's Barrier din ang gagamitin para hindi na makalayo pa ang Evos PH. At nakaabang, nakaabang dito sa isang buff ng Harith. Ang isang lunok si Dufen napaka aggressive para sa kanyang gameplay. Pa nga talaga doon mga kaibigan mo ang hindi makakuha si Pakpet ng blue. Pero meron pa naman sa bottom lane kaya kung sakali man. Pero mawawalan ng blue ang isang Esmeralda which is kailangan na kailangan niya yun. Hindi naman daw kinuha. Bibigay niya kay Esmeralda. Alam natin na kailangan niya siya ng Esmeralda kaysa naman kay Harita. Kuha na lang sila. Kumbaga, mag-i-invade na lang daw sila kung sakali man. Mas ano din dito, for the execution as much as possible, kailangan na hindi sila magstay sa isang lane kasi dito ang lineup ng Evos PH is more on nagro-rotate. Kung mapansin niyo si Kimi after niyang top lane, meron din napupunta na hiba pero mauuna dito makasira na ikalawang tore ang execution. Mukhang gusto pa nga ng another one sa top lane. Pero sasagitin lang ito kung sakali man ni Haji eh. Kasi kaso yun nga, wala naman silang creep doon. Pero maganda yung quest 1 ni Honda doon. Nag-antay siya doon sa side push doon sa second para tower. Para if ever na may dadating. Pupunta, alam ni Kimi na magbaback na siya agad. Which is maganda. Maganda pinapakita dito ng Evos PH sa oras na ito. 4 minutes and 15 seconds in our game time. 3-1. 1K lang naman ang lamang dito ng execution na sa pera and sa tower naman. Dalawa na lamang. Ito na nga, open na nga ang turtle. So, item check tayo habang nagtuturtle dito yung mga players natin. Ito, para sa ating Grak, uunahin niya dito ang mask. Most probably, so hindi siya mag-ensure muna na nga talagang defensive item. Pero kita natin, napakabilis na isang turtle. Kasi nga lang, Phantom Steed, Lamer dito, nasa likod, nakapatay. Pero turtle, nakuha ng Akai, nakuha ng execution. With that blessing for the Moonlight Goddess. Siren, naiwan pa nga, pero Akai dito manggali sa likod. Zap, no, tumatakbo lang din. Anime, hindi pa uuwin yata ni Killer. Hindi tatamang jit kundo kasi nga lang May to the rescue with the Starlight, Stardust, Kemefruit. Tumino doon ang ating Esmeralda. Naku, grabe naman pala talaga yung napakabilis na magkakas. Starlight Fall. Starlight Charning. Ano mga sinasabi Kemefruit. Kemefruit, pero yun na nga.
mahirap din naman kasi katulad ng sinabi natin kanina, eh yung damage na ibibigay ng isang Leomord, eh kaya naman ibalik agad ni Dexter with that ultimate. So, mapipilitan man lumaban, pero yung buhay, babalik at babalik lang din. Oh, pero actually, commendan drop nung Ona that one kanina. Kasi siya yung una ko napansin, kahit hindi nakita sa clash natin. Kasi dumiretso talaga siya. Siya yung dun sa pinakalikod ng player ng Evo's PH. Kaya siya yung una nagkaroon ng kill saka dito for the execution. Na itulak si Doofy ng bahagya, kaya naipilit ni Doofy na ipitaw yung light niya. Oo. Pero here for the Evo's PH, kung mapansin niyo, ang ganda ng pinapakita nila actually. Good pick ang Esperalta para sa kanila kasi grabe yung sustain na ginagawa ni Dexter dito. Talagang ano lang, kalmado lang sa Gedli, gamit-gamit ang kanyang Biblia kasi nga lang kita natin dito. Mukhang delikado na yung pwesto din ni Zapdos pa nabigyan ng isa. Pero Hurricane Dance dito para kay Anime Blast na Binowans Fury. May dito, magbigyan pa nga ng isa. Umalis na lang din doon ang Leomord para sa side ng Execration kasi ito yung kilala naman ang Execration. Pagka hindi sila makakapalag pagdating sa team fight, they would rather go for an objective. Tama, objective na lang kaysa kill. Kasi mas mahalaga dito, pero yun na nga, sinipa na nga doon. Binigay, inali yung sa mukha, pero Zaman Force binigay na nga dito, mga kaibigan. Leomord, tinawag si Barfiel. Pero out na lang dito, si paring killer, mamatay pa kata, si paring Dexter natin doon. Nakakbet! Boom! Saan ka? Si paring pakbet, pero hindi pwedeng ganun. Papatulan at pupukutan ng ulo ang isang pakbet dito, mga kaibigan. Kinain ng malupit. Oo, kaso ang sakit na dito ni ano, sakit na dito ng Lunox actually para sa Evo's PH. Siya talaga yung pinaka-burst damage here for their squad. So, comment on Dupin. And this is the last turtle para sa laban na to. So, 2-1 ang score pa din sa turtle objective. Kanina nakuha ng execution kasi nga lang Jit Kondo dito napilitan na agad mag-Hurricane Dance. Ang isang akay, tila natin kung magbabaka pa dito si Zapdos. Papakita nila ang kanilang Zapdos-Chakto connection. Alex, 1,000 pounder flicker din para kay Honda. Pero sakto ang ultimate ng isang gimmick. Naku, sayang yung pagkakataon na yun. Ang ganda ng pagkakaipit, kaso kung wala nga lang backup, eh wala lang din. Pero tinawag si Barfiel, pasok dito si paring May, pero blessing, no? blessing lang talaga dyan. Napakalupit ng binibitaw dito, Zaman Force. Binitaw na kato ni paring Pakbet, talaga ng normalist. Pero hindi nga nakakabigay ng ganung damage dahil sa heal ni paring Dexter. So isa na lang ang buhay, apat ang patay, mga kaibigan. Samantalang apat ang buhay dito para sa Evo's PH. Grabe. Isa na lang ang natitirang buhay at saka ang akay. Ang kinagandahan dito sa Evo's PH, nabigyan din ng opportunity si Haji C na makapag-form. Kaya regardless, mataba ang isang Lunox, mataba din yung free hitter, mahihirapan dito ang isang Esmeralda to dive in. Tama. Kasi ang pinaka-gameplay dito ng execution is supposedly, after that blessing from the Moonlight Goddess or any set of play na ibibigay dito ng Evo's PH sa kanila, pag naibato na yon, tsaka palang papasok Esmeralda. Kaso yun nga lang, ang ganda din ng timing dito ni Dexter para si Evo's PH. Siya yung nagpapahirap ng laro dito actually. Hindi kasi nila mauna si Dexter. Kung mamatay man si Dexter ng isang beses, meron siyang immortality na mabubuhay siya uli. So kung sakali man na ganun, eh, makakapag-ulti din siya. Pero, dapat talaga unahin nila si Dexter dito. Oh, tsaka ang sakit na talaga ni Kuya Dupin para sa side ng Evo's PH. Pero we'll see here para na kung naka-iwan. Nasipa pa nga din si Kuya Zapdos. Nadala para sa buong squad ng Evo's PH. Parang ginawang alay dito ang isang kabayo ng execution. And slowly but surely here, Evo's PH, lumalaki ang kanilang kalamangan. 2K na plus a turret dito sa middle lane na isang napakalaking bagay para sa kanilang objective. Tama ka dyan sa kit ng pinapakita, sa kit ng binabasag dito ni paring Haji, tapos kuha nila objectives at mag-open na ang Lord natin dito, mga kaibigan, which is sasaglitin lang din ng isang Kimi kasi alam natin Kimi versus damage talaga yan, continuous damage yung binibigay nito. Pero Anime Jack, nung titignan natin kung kaya niya kayang istilin, masyadong maaga yung paglabas niya na yun, pero ang gusto niya lang mangyari sa mga reset ang Lord Neto, pero hindi papayag. Nagtago siya doon, pero kitang-kita naman na nagtago siya doon. Pero tignan natin, Hurricane Dance, papalayo, Siren, nandun. Pero sino ba makakakuha ng Lord? Lord na secure dito ng isang Kimi. Pero ito na, free hit lang din. Killer with a kill para dito, para sa side ng execution. I mean, ang Evo's PH plus a double kill pa nga. So, sayang. Parang kakaiba. Kakaiba, imbis na mag-focus sila sa isa, yung paghihiwalay nila, grabe. Meron sa taas, meron sa gilid, meron sa baba. So, hindi synchronized. Boom. Pero yun na nga, flicker, masyado mabilis. Naka-flicker din pala dito yung ano, yung kay Zap. But anyways, for the execution, sayang yung setup play din doon ni ano, ni, parang yan, ni Chuck or ni Anime. Kasi, Tinulak niya palabas. Kita niya yung damage. Almost low life lahat ng come from the Evo's PH. Siguro nagkaroon lang ng disconnect or miscommunication for the side of execution. Kasi pwede yung
talunan. Kung sakali, pwede, ng Esmeralda. Pwede. Ang nakita lang natin doon na nagtatry mag-contest ng Lord is si Sire. Parang gusto nilang i-focus talaga doon. Ito lang nga. Nakapakalupit naman talaga ng magkalapit doon, mga kaibigan, connected sa apat. Pero yun na naman ang heal na binabayaran, mga kaibigan. Parang walang nabawas na naman. At ito na nga ang Lord sa top lane. Honda, wala nang ultimate. Diretso yung ata to. Tower lock na to para sa isang kini. Pero hindi daw papayag. Isa na ating tropa dito. Isisirain ata. Udupe, napakasakit naman pala talaga. Hindi na mapipigilan si Kuya Mudupe natin. Pero Haji, normalist na lang sa ating tower. At ito na nga ang unang pagkapanalo ng EVOS PH. Naku, grabe naman pala talaga. Napakita nila dun. Sobrang Iyon. So, grabe yung pinakita dun ng Execration. Actually, I mean, ang EVOS PH actually para sa laban against the Execration. Kung mapapansin nyo talaga nga,